Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay. Shara! Ang programang ito ay rated GGSS. Gwapong-gwapo sa sarili. Joke lang. GGSS means Ginoong Goals Second Season. Kasi yung first season, kasama ko ang pamilya ko dito sa Oman. Kaya kung ano-ano lang pinapost ko nun. Wala kasi akong time mag-edit. Kaya puro live stream pati yun . Anyway, ngayon second season, bachelor na uli ako dito sa Oman. Kaya masaya ako. I mean, malungkot ako, namimiss ko sila. Kaya sa halip na mag-iiyak na lang ako lagi sa isang sulo, share ko na lang sa inyo or gagawa na lang tayo ng mga video na may kabuluhan. Anyway, kumusta goalers? Welcome back to Ginoong Goals YouTube channel. Long time no see. Sarili ko pala dapat kong i-welcome back kasi natagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng videos or nakapag-post ng mga contents dahil sa mga challenges and struggle na in-overcome ko this past 8 months. At iyan nga po ang goal natin ngayon. I-share ko sa inyo yung mga technique, yung mga technique ko kung paano ma-overcome ang mga challenges and struggles kahit financial pa yan or health and wellness and emotional challenges or even love life, kung ano-ano pang practical tips and tricks para maging masagana, masaya at malusog ang buhay natin, pati na ng pamilya. Kaya season 2 na tayo ngayon kasi mas seryoso na at mas kapakipakinabang na ang mga mapapanood nyo dito sa channel na to. Lalo na para sa mga tulad kong OFW na nagsusumikap kumita ng pera dito sa ibang bansa, malayo sa pamilya, at gumagawa na lang ng paraan para magkaroon ng extra income, minsan nga na i-scam pa. Piece of shit. Pero okay lang, may mga kaibigan din naman tayong maaasahan sa oras ng pangangailangan, handa naman silang tumulong sa abot ng kanilang mga kayanan. Kaya, shoutout sa inyo mga friendship ko. Salamat sa inyong suporta at nag-keep ko ang mga goals ko dahil na-inspire nyo kami mag-improve ng aming sarili. Sabi nga, tell me who your friends are and I'll tell you can reach so far. Yes po, malayo na ang narating ng mga friendship ko. Friendship po, friendship. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung paano nila kami nahawahan ng swerte para naman kayong mga goalers, aka subscribers, malayo din ang marating. Thanksgiving! Mga friends dito kami na nahahawa sa blessing sila. Check nyo nga din pala sa description yung mga link ng channel nila para mag-subscribe kayo sa kanila at madami kayong matututunan. Speaking of subscribers, kung bago ka pa lang dito sa channel na to, paki-subscribe yung like button. I mean, paki-tap yung subscribe button and smash that like button. Whatever. And tap the notification bell. Matalino naman kayo. Alam mo na, intindihan nyo sinasabi ko. Anyway, pakimarites nyo na din tong video na to para madami pa ang makinabang. Nandyan lang naman yung share button para mas effective ang pagmamarites nyo. So, ano nga ba mapapakinabang nyo sa panonood dito? Ano nga ba? Puro ka naman dada Sige, tama na ang dada. Simulan na natin para may mapala. Una, ipapakita ko sa inyo yung mga discarding OFW na kahit jologs, effective sa pagtitipid. Para ma-achieve mo kung ano man goals mo para sa pamilya mo. Either financial goal, educational goal, health and wellness goal, emotional and or psychological support, etc. Dahil sila naman talaga ang rason kung bakit tayo nandito, di ba? Ewan ko kayo, baka may iba kayong rason. Pakicomment nyo nga dyan sa baba kung may iba kayong rason. Parang yung isa kong kakilala, mas masaya siya sa ibang bansa kahit nasa Pinas yung pamilya niya. Kasi sobrang nager nung asawa niya. Anyway, saka ako na lang imarites sa inyo yan sa ibang video. Kaya siguraduhin nyo na nakasubscribe kayo at naka-all yung notification bell. Sana all. Okay. Next. Okay. Pangalwa, papakita ko sa inyo paano maka-achieve ng yayamaning goals kahit ordinaryong OFW lang tayo. I mean, katulad ko, tagalinis ng kotse, utusan, janitor, basta
Hindi ako titulado, ha. Unlike ng mga doctors, engineers, nurses, accountants, managers, etc. at kung ano-ano pang matatasang posisyon. Dahil nagsumikap silang pag-aralan nyo, kaya malalaki ang sahod nila ngayon. Ako kasi, puro Bible study at prayer meeting sa dilim ang inaatupag ko nung college ako. Kaya I graduated with a degree of NAGNA. Nag-9 years ako sa college. Pero ganun pa man, ipapakita ko sa inyo na malaki ang pinagbago ng buhay ko nung binago ko ang mindset ko. At na-discover ko yung secret kung paano mo makukuha or ma-achieve ang mga goals mo sa buhay kahit anong level ng pinag-aralan mo. Kahit nga wala kang pinag-aralan, pwede mong magamit, pwede mo gamitin yung secret na yun. At kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin, kahit papano, may pinag-aralan ka or may utak ka, kaya naiintindihan mo ang mga salita ko kahit nabubuyoy ako. So, kahit yayamanin yung goals nyo, pwede nyo ma-achieve yun basta positive mindset ka at gamitin nyo yung LOA3X. Yan po yung tinatawag kong Law of Attention, Law of Attraction, and Law of Action. Napanood nyo na yung mga una kong nakakakilabot or cringy na videos, madalas ko na mabanggit yung mga yan, pati yung mga positive attitude and gratitude for everything, discipline, inspiration, motivation, and angel numbers. Lumalabas yan pag maganda ang vibes mo at pumapasok sa isip mo yung mga plano mo kung paano mo i-improve ang buhay mo. Minsan, pag tingin mo sa relo mo, 11-11, 13-13, 6-66, or biglang may sasakyan na dumaan sa harap mo, ang plate number 11-11, 222, or yung mga notification mo sa phone and battery percentage, magkapareho. Or yung laman ng ATM card mo, pareho sa level ng IQ mo. Ibig sabihin, ginaguide ka ng mga angels sa goals mo or sa plano mo. Basta alam mo ikabubuti mo or ng kapaligiran mo, pati ng ibang tao, at wala kang maapakan na sino man sa pagtupad ng iyong master plan. Alam ko, medyo weird yung ganyang concept. Pero tandaan nyo, madalas yung mga weird na tao ang successful. Like Bill Gates, Steve Jobs, Jim Carrey, Manny Pacquiao, Willy Revillame, Santi Unlayaw, at madami pang iba. Kasi wala silang pakialam sa sasabihin na iniisip ng ibang tao. Ang importante, masaya sila sa ginagawa nila at wala silang naargabyado. Paulit-ulit na ako, no? Ganun talaga. Repetition is the key to learning and taking action is the way to earning. Ako original niyan, ha? Quote nyo na lang yung iba so they can learn and earn. Repetition is the key to learning and taking action is the way to earning. So, LOA3X, yan ang isa sa mga naging guide ko kung paano ko na-achieve yung mga goals ko. Kumbaga, parang punsoy lang, di ba? Naniniwala silang swerte yung ganong design or time. Kaya magta-take action sila sa mga plano nila. Kaya ma-achieve nila yung goals nila. Ang problema lang sa feng shui, naniniwala din sila sa malas. So minsan, ayaw muna nila mag-take action. Kaya naunahan sila sa pagkakataon. Pag LOA3X ang guide mo, hindi uso ang malas. Basta move forward and take action. Okay, gets nyo? Don't worry, sa mga susunod na video, pag-uusapan natin yan ng masinsinan. For now, magpasalamat muna tayo sa sponsor natin for this video. And our sponsor for today is the universe! Kailangan lagi tayong happy and grateful para ibigay ng universe ang mga gusto natin. Lalo na sa panahon ngayon, universe ang nakakatulong para makagawa ng paraan malampasan ang mga kagastusan challenges. Dahil ang universe is synonymous kay God, kahit ano pa man ang religion mo, basta happy and grateful ka sa lahat ng bagay, kung ano man ang sabihin mo ay kanyang ibibigay. Because they are listening to your words, and words have power. Thank you, universe, for sponsoring this video and this life. Okay, move on na muna tayo sa next concept ng channel na to. So, pangatlo, ipapakita ko din sa inyo ang ibig sabihin ng words have
power at kung paano yan nakaka-apekto sa buhay nyo. Halimbawa, bukang bibig mo na mahirap ang buhay. So, huwag ka magtataka kung nahihirapan ka ngayon or kung naghihirap ka ngayon kasi yan ang pinapaniwalaan mo. And bukang bibig mo din yung mga diseases mo, yung mga nararamdaman mo like alta presyon, anxiety, migraine, mental health, arthritis, etc. Pag naipagkwentuhan ka, na parang pinagmamalaki mo na yung mga disease mo sa kinamarites, tapos ikukwento nila sa iba, so namumultiply yung power ng words nyo. Hanggang makarating sa doktor na tuwang-tuwa dahil dumadami ang mga nagkakasakit, kaya lalo silang yumayaman. Or sa mga punerarya, dahil tuloy-tuloy yung mga suki nila. Diba? Yung dalawang yan lang naman ang laging interesado sa na makarinig ng mga sakit-sakit nyo eh. Yung ibang tao eh, walang pakialam. O kaya naman, sasabihin pa nila, buti nga sa kanya, may katarata, hindi kasi marunong pumili ng maganda. Or buti nga sa kanya, may alta presyon, lagi kasing nagiinom. Diba? Yung mga ganyang klaseng marites, kaso hindi nila alam yung mga salita nila, bumabalik sa kanila. Na-absorb ng subconscious mind nila. Oh my God, that's a big word na. Hindi, don't worry. Mapapaliwanag ko yan sa inyo. Yung subconscious mind nila kasi, pag narinig yung mga ganyang words, isipin nila, papasok yan. Ah, mabuti pala sa tao yung may ganun sakit ha. Kaya bibigyan din sila ng subconscious mind nila ng ganun sakit. Tandaan nyo, subconscious mind is very powerful. Sa mga next videos, i-explain ko yan. Kung paano natin i-scam ang ating subconscious mind. So yan po ay isa sa mga konkretong halimbawa ng words have power. Kaya mag-ingat kayo sa mga salita nyo kahit patungkol sa kaaway nyo. Madalas kayo ang apektado because the universe is listening all the time, doll. Okay, so yan po muna for today. At kung gising pa kayo, umabot kayo dito sa part ng video na to, paki-comment nyo dyan sa baba. Yes, dito sa baba. Mindset lang yarn. Kung gusto nyo rin magkaroon ng limpak-limpak na salapi katulad nito. Million pesoses. Upa. Dolyares. And Omani Reales. Yes. Money reales. Pero kulang pa to sa main goal ko para makasama ko uli yung pamilya ko. Kaya kung gusto nyo malaman paano ko ma-achieve yun, just click these videos here para na din sa mas detalyado at real life samples ng mga concept at ideas na pinagsasabi ko dito kanina. Okay, since Halloween ngayon, and katulad ng na-experience ng mga ex ko, hindi ko alam kung paano tatapusin tong video na to, kaya ganito na lang. Ghosting mode na lang tayo.